Ito guys, papakita ko sa inyo kung paano mag install ng wiring sa bahay. Bago man yang install or may naka-install na, magdagdag lang kayo ng ilaw or switch o tumbler switch or outlet. Ito po kung paano. Yan, biakin natin ang wire. Tsaka yan, tapitin na natin. Yan. Kagat. Yun, hila. Ganun lang po yan, punit na. Yan. Yan, wala na. Ganun lang. Kagat ng plies, hatak. Kagat ng plies, hatak. Ayun, okay. Tsaka siguraduhin lang ninyo na plies na gamit nyo ay pang electrical kasi para hindi kayo makukurintihan. Ito guys, yan. Paano maglagay ng wiring sa outlet? Yan, ganyan. Pulupotin nyo lang yan, oh. Kita nyo. Yan. Ganyang purma. Yan. Pwede pang i-close nyo pa para safety. Ang importante kasi guys, higit sa lahat, tandaan nyo na hindi ito maluwag. Kasi pag maluwag to, magkaroon ng short circuit, maaring masisira ang appliances na isasaksak nyo sa outlet, o maaari pang magka-cause ng sunog. Kaya importante, ihigpit talaga ninyo paglagay, ayusin paglagay. Magdagdag kayo ng outlet sa bahay, magdagdag kayo ng ilaw, pwede nyo nang gawin na kayo lang. Yan ang importante guys, pag nag-ano kayo ng outlet, ito mahigpit to. Yan, mahigpit, kasi yan ang nakakasira ng mga appliances natin, cellphone, lalo na cellphone masilan. Pag nag short circuit to, tumutunog-tunog to, maririnig nyo may pumipiti-piti, may tumutunog-tunog sa outlet o minsan dito sa tumbler switch. Ito ibig sabihin maluwag, kailangan nyo ng palitan ang tumbler switch nyo. Yan, mahigpit. Yan, ito convenience outlet. Ang gagamitin yung mga wire, pag kahoy ang bahay nyo, pwede kayong gumamit ng dito sa outlet number 12 yung PDX nyo. Mas maganda kasi PDX tingnan pag kahoy ang bahay natin. Ayun. Pag bato naman, single wire na ginagamit nun. Ganito na ang ginagamit. Yan. Pag nakabuhos, pag simento. Dito tayo sa tumbler switch. Yan, ito. Ganito rin sa tumbler switch. Kailangan rin mahigpit. Siguraduhin yung mahigpit ang pagkakalagay ng wire kasi ganun din yan. Nagkukos din ng fire pag maluwag ang yung pagkalagay. Kailangan walang alog para di magkaroon ng sunog. Tatap na natin tong mga wire. Ito guys, galing to sa ito. Ito, source wire to. Galing sa safety switch or plangka. Ito, galing to sa plangka. Tapos ito, outlet. Mas madali lang itong outlet kasi diretso lang ganyan. Yan. Yan. Outlet. Yan. Tapos kabila. To. Yan, ganyan. Yan, ganyan ang tapping ng outlet. Galing sa source wire. Galing sa service drop wire to. Papunta sa safety switch.
safety switch, ito na. Tapos ito yung outlet natin. Ganun lang. Para kailangan nakabukas yang ganun. Yung isang outlet nito, yung kaliwat kanan, tag-iisa sila ganun. Ayan. Ayan, ganyan ang purma. Next naman gawin natin, ito yung ilaw. Itong ilaw, ganito ang purma. Ayan, nakikita nyo. Ito yung tumbler switch, dalawang wire. Bulb, may dalawang wire. Source wire, dalawa din. Kailangan lang, itong bulb, idikit mo to. Napakadali lang guys. Ayan. Ganun lang. Yan. Yan. Tsaka itong source nito dito sa isang bulb. Yan. Yan. Isang bulb. At saka yan. Yan. Yan, makikita nyo guys, parang naghawakan lang, hawak kamay lang sila. Sabihin na lang natin, kaliwat kanan ng isang tao, kaliwat kanan ng isang tao, kaliwat kanan, paikot lang eh. Ayan. Source din to. Galing source wire din to sa taas. Ayan. Ito source din to. Ito source wire din to. Ito source wire din. Ito pang outlet, ito pang ilaw. Ayun. Huwag niyong kuhanan ng pang ilaw itong sa convenience outlet kasi magkaroon ng shortage. Maaring puputok yung bios niyo o magkaroon ng sunog. Sa sunod, titingnan natin yung safety switch kung paano itap. Okay. Dito tayo sa safety switch. Ito po yung galing ng service drop wire. Papunta dito sa safety switch or plangka. Yan guys, dalawang bolt, isang wire ganito, saka ganyan. I-tap natin dito. Yan, isang wire. Ito yung source wire galing sa poste. Ayan. Galing to sa service drop wire. Itong wire na to. Ganun po. Pagkaka-tap ng kuryente. Kailangan din itong mahigpit kasi pag di mahigpit mag-spark din siya, lalo na to i-mainline to galing, kailangan higpitan. Yan, yan, ganyan, yan, galing source. Yan guys, sa dulo lang yung balatan ninyo. Ganyan, hindi siya dadaan ng piyos. Diretso lang siya dito sa gilid, yan. Yan. Diretso lang siya sa gilid. Yan. Okay. Dito sa loob. Ayan.
Yan, dyan siya. Okay, ganyan ang porma. Yan. Itong itang isang itim na wire galing sa ilaw. Itong isang itim galing sa outlet. Ayan. Ayan. Okay guys, kuha nyo na. Ayan, nakuha nyo. Ayan, sana nakuha nyo. Eto guys, try na natin pailawin. Kinakabahan na ba kayo? Baka magkaroon ng sunog. Pag on ko nito, try natin. Yun, umiilaw. Outlet. Yun, umiilaw ang outlet. Yan. Yun. Pag ito galing sa ilaw, ilaw lang, junction box, dito lang kayo kukuha ng pang ilaw lang din. Magkunik kayo dito. Yan. Magkuha kayo dyan, dito, linya. O saan kayo maglinya? Linya kayo dyan, pang ilaw lang din. Yan, linyahan nyo dis bahay nyo. Saan papunta? Papunta sa CR, sa sala, sa kwarto. Dito kayo kukuha ng ilaw. At saka ito namang isa, outlet, convenience outlet, kukuha kayo, pang outlet lang din. Papunta sa, ano, saan? Sa sala, sa kwarto, yon sa labas. Basta pang outlet lang tong linyang to, para hindi kayo mag-overload. Kasi pag nag-overload yan, ang mangyari niyan, putok yung piyos, either masusunog yung bahay nyo. Okay guys, kung paano mag-splice ng ano, ng electrical wire, ganito lang. Yan, siguraduhin yung mahigpit. Yan guys, kung paano maglagay ng electrical tip sa ini-install nating wirings sa bahay. Dito, unahin natin sa baba. Yan, tapos pulupot. Kailangan mahigpit ang pagkapulupot para hindi siya bubuka, magkatagalan. Yan, kailangan mong pausliin dito sa taas. Tapos, pag nausli na, baliin mong ganun para yung dulo na covered, kasi delikado kasi yung dalawang linya magdikit. Yan. Yan. Kabila na naman. Unahin pa rin sa baba. Pataas. Ayan. Tapos baliin mo pababa. Ayan, baliin pababa. Para yung dulo, di talaga sila mag-circuit kasi na-covered lahat ng electrical tip. Ayan. Yan. Yan. Yan, ganyan. Kung meron kayong gloves sa bahay, rubber gloves yung may ano na gloves, pwede niyo gamitin pag mag-install kayo ng magdagdag kayo ng electrical sa ano niyo, wirings.
Saka guys, pagkatapos nito, kailangan ilayo, ipol mo ganun, ilayo mo sila. Yan. Kasi delikado itong dalawa kung mag-tap. Yan, ganyan. Kailangan magkalayo sila. Yan. Okay guys, salamat po sa panonood. Sana may nakukuha kayong idea.